Mahalaga para sa special education teacher na si Alias Ash ang mabilis na computer para magawa niya ang presentations at game-based instructions na kinakailangan sa interactive learning method ng kanyang mga estudyante. Isa siya sa 6 na guro sa kanilang paaralan na napiling mabigyan ng laptop nitong February 2022. Pero tinanggihan niya ito gamitin nang masuri ang specifications ng laptop. Pwede siya sa light productivity. Nandyan lang yung paggamit ng offices, Microsoft, pwedeng Word, presentation. Pero pag nag-proceed ka na sa heavy use, ay nagiging mabagal na siya or naghahang na po siya. Nasa 58,270 pesos ang idineklarang presyo ng bawat laptop na tinanggap ng kanilang paaralan. Yung presyo na nasa papers po ma'am ay isang high functional, high specs na desktop computer na. So desktop computer po yun. Pero ang price niya based sa papers ay laptop lang. So medyo too much po talaga siya. Expensive. Ilang miyembro rin ng Teachers Dignity Coalition ang nakatanggap din ng mga questionableng laptops mula sa DepEd. Dinedemo nga ng ating mga kasama yan ngayon, no? Mula dun sa pagbubukas hanggang dun sa actual na use nila. Talagang maiinis ka, no? Maiinip ka, no? Hindi siya talaga magagamit ng maayos. Sa naging report ng Commission on Audit, pinuno nito na outdated at mabagal ang mga laptop at mas mahal din ito kumpara sa unang hiling ng DepEd. Nasa 35,000 pesos per unit ang procurement request ng DepEd, pero nasa 58,300 pesos na per unit price ng laptop ang binili ng procurement service na Department of Budget and Management o PSDBM. Dahil sa mahal na presyo, nasa 39,000 laptops lamang ang naipamigay sa mga guro sa halip na 68,500. Paliwanag naman ng DepEd, hindi nila pondo ang nagamit sa pagbili nito. At that time, meron po tayong COVID pa rin, may mga lockdowns, and to because Bayanihan 2 gave DBMPS yung powers or authority to do yung tinatawag nating emergency procurement. Nagpadala na anya ang DepEd ng tugon sa COA report at magsasagawa rin ng mga serye ng pulong patungkol dito. Inirekomenda naman ng COA sa PSDBM na magtatag ng isang investigation committee para dito at tukuyin ang posibleng administrative sanctions na dapat ipataw sa kanilang mga opisyal at empleyado na sangkot. Pinatitignan din ang COA sa PSDBM kung dapat na rin bang ipatigil ang kontrata ng proyekto at i-blacklist ang suppliers kung kinakailangan. Ayon naman sa bagong executive director ng PSDBM na si Dennis Santiago, pinaiimbestigahan na niya ito at tiniyak na hindi nila ito kukonsentihin. Sinabi din niyang sa ilalim ng kanyang liderato, walang irregularidad at magiging tuwid ang pagbili para sa gobyerno. Joyce Balanso, ABS-CBN News.